Yeah. Lovely evening to everyone. I'm just finished. I'm just done having had participated in a live interview with live streaming interview with a VP by yung mga reporters sa anchors sa ABS-CBN. Anyway, so I am really so I am so like stressed because I have not been like active with uploads, YouTube uploads on the political side, no, because I was trying to focus on Blessed Carlo as inspired, but we could notice that my talks and lectures were actually, several of it were started off with talking about Blessed Carlo, and then I would end up really talking about current events, no, especially those that happened, those that I know, those that really happened to me, which are obviously coming from the Holy Spirit naman. I'm really surprised and more stressed right now because ang dami-dami mukbang, no? Marathon ng mga taong nagko-comment regarding sa kapalpakan, kawalang hiyaan po, no? Ng sad to say, kakolehiyala namin, no? At meron pong pag-aako somewhere, narinig ko na talagang inatasan niya yung driver niya, si Alan Balani, to threaten me. Ang alam ko, narinig ko na inatasan siyang patayin daw ako, no? Tapos parang pinalalabas ngayon ni Alan na I have to be thankful pa, no? And I could remember na nireport ko po yan sa police na bumalik yan dito, sabi niya babalik siya, no? At that time I am still trusting, no, na talagang naging lang kami, no, naging mag-boyfriend lang kami. Bigla pong nagbalik yan dito, may nagrenta diyan sa malapit sa amin ng kainan, no, na may food poisoning nga po yung pala girlfriend niya. So mga ano, sila po yung mga inutusan, kumbaga inatasan. So imagine to that, people of the Lord God, they are really doing it, no? Ang narinig ko kasi daw mga malulupa yung mga karamihan na residente dito, yung hindi nagre-rent, ha, hindi diyan kasali yung nagre-rent, no, na mga tauhan niya rin. Ganun po yung style nila, sindikatuhan talaga, my dear brothers and sisters. No? Yung boyfriend ko na yon, ex ko na, talagang, ano sila dyan, nakaupo sila dyan to stress me out, no, na meron na siyang babae, ang lusog-lusog na babae, na may asawa naman daw yun, nurse daw yun. Oh. Tapos naghain po ng pagkain, kasi inalok-alok pa nga ako mag-inuman. Yun po ang naano ko noon, ang baho po ng karne. Ano po siya, rotten siya. And then yun po, napag-alaman ko sa konti kong investigation na yung babaeng yun, mahilig pala yun, from one place to the next. Para siyang nabaliw na ano, na nurse, no? Nurse? Na gusto po makasira ng, syempre pag nakakain ka po ng mga bulok na yan, syempre masisira yung tiyan mo, minsan pa, pati sa utak kung po anong klaseng bacteria yung nandyan, eh makakasira po. So parang ang narinig ko, yun daw ang peg ng babaeng yun na talagang intention niya na sana makasira daw, or baka pinipili niya yung bibili. Yung parang inintention talaga nila, no, na sana maka food poisoning. Parang ganun. Nireklamo ko po yan sa ano, sa police and then sa city health office. Hindi ko po alam, siguro po nakausap sila at dali-dali naman po nagsarado at nagsipagtakbo. Ganyan po ang gawain nila dito, no? Sa city na Pilgrim City of Naga. Pabalik-balik daw po yan si Allen. Kakalungkot po kasi dati po kami niyan magkasama sa USI, no? Nakalimutan ko nga siya kasi iba-iba din yung itsura niya. Noong time na yun, hindi ko na po siya makilala ngayon. Hindi ko na siya maalaala na siya po yung binigyan ko noon ng letter
Nako lang naman yung executive secretary ng president's office ng universidad. So ako po ay pag sa board meeting, hindi po ako nagbo-bosses niyan, no? Ayaw ko po kasi mag-bosses unless I am being asked. So what I do is I take minutes. No, yun lang po yung aking participation. Unless I am being asked, then I would give my inputs. In that case, I was never asked, no? I just keep the records, no? The minutes of the meeting. So ako po ay naatasan lang ng gumawa ng letter. Ako po yung nagbigay. Hindi ko po siya kinausap. Kasi alam ko na nga po na matinik siya sa babae. Yung that time, magmamadre po ako, I really keep from idle talking po. Kumbaga, hindi naman ako nagdi-discriminate sa kausap ko. But alam ko na kung sa lalaki at hindi naman ako inatasan magkausap, pina-receive ko lang po yung letter. Ako na nga po yung nag-deliver to give charity to him. Kasi pag yung students yung ipapa-deliver ko niyan, kasi hindi naman ako messenger, no? I should be in the office. Ako na lang naisipan ko lang kasi na confidential nga yung ginawa kong communication. So, sabi ko ako na lang, parang charity din dun sa recipient na hindi na siya mapahiya, diba? Kasi, yun nga, parang expelled nga siya. So, yun po ang ginawa ko, yung pala, pinuntirya po ako nitong taong ito. Tapos, ang alam ko, niloko niya rin yung kapatid kong naiwanan dito nung namatay na. No, hindi ko po ito sure, pero parang pinapakita sa akin ni Lord God na dahil lang sa akin, mukhang may ginawaing masamang taong yan, natauhan ni Robredo. Bakit po kami na puntirya? Wala naman po kasi kaming ano, kaaway na ganun katindi, no? Because of our land po, my dear brothers and sisters. Nagkaanuhan daw itong dalawang ito, saka si Mrs. Robredo, noon pa, buhay pa si Jesse. Kasi, si Secretary Jesse, nagtakam po sa lupain namin. No? Wala pa pong Almeda Highway. Alam nila sa assessor's office, no? Na kanino yan? At sino yung mga eredera? Eredero. Imaginin mo yan, my dear brothers and sisters. Para sa akin, sindikatuhan yan. Diba? Wala man naman kami sa politika. Mga simple nga kaming namumuhay, binuhay sa amin ng parents namin are their fruits of their labor. No? May konting tulong sa uncle ko kasi yung kapatid ko nagmedisina, etc. At ako din, I went to graduate school in an international school. Doon sila pumasok na mag-support, no? Kaya ito po ang masasabi ko, no? Before anything else na gusto daw ako nang ipapatay, no? At nag-amin naman po, no, na nagka-tsuk-tsakan daw sila. At ayun daw, tuloy-tuloy na daw hanggang ngayon, no? Ang sarap ng pag-aamin ng ganun, no? So, ganyan po ang gawa ng napili ninyong vice-presidente, no? Yan po ang nangyayari ngayon. Sindikatuhan at nagta-target po sila ng mga taong gusto nilang i-target, kagaya namin ng mga malulupa. I repeat po, wala po kami mga personal na kaaway, no? Sa kanila lang po nangyari yan. Tapos, may mga sinusubo sila. Kung sino-sino, iharas kami, no? Tapos, narinig ko pa nga nag-comment tong si Mrs. Robredo na ito talaga kasing inuutusan po niya ay mahiling makipag-sex sa mga tinatarget daw nila na iharas, etc. Yung takutin daw. Oh, paano tayo niyan? Anyway, kayo na po ang bahala, my dear brothers and sisters. Hindi ko na po isa-isahin yung mga issues din na pinakita po. Mukbang po ngayon yung YouTube, if you search for it. Araw-araw po, ang dami pong nag-upload ng YouTube content sa kanilang YouTube channel about po patungkol po sa batikos sa kanya, sa Vice Presidente po. Kayo na po ang maghusga kasi nag-spread pa daw po ito na ako lang daw ang gumagawa ng ganyan sa kanya, nainggit lang daw po ako, na-rape daw ako ng driver niya, etc. Ay, grabe po ang sama ng intention ng babaeng ito. Sana po, maliwanagan tayo dyan, mga bishops and priests.
na siguro binibigyan ko kayo ng excuse na hindi nyo alam kung ano mga pinaggagawa nito. Hindi ko rin po siya kilala na ganyan until I was victimized myself. Ang dami na po niyan, mga malulupa po na silent victims, mga may negosyo at mayayaman na mga pinuntirian niya at biniktima. Marami po yan. Tingnan nyo po yung YouTube uploads right now. In a few days, I think starting last week, hindi kasi ako nag-monitor last week. Ang dami po. Pati po kay Presidente ay galit na rin po si President. Kasi nung una nga, medyo naghinanakit po ako ng konti, no? Nasabi ko nga, si Manay Gina Lopez nga, the late Manay Gina Lopez, ang bilis-bilis po ng napinasibak po ba gayon because may evidences naman yata si President na tant amount to corruption, pero hindi naman niya binulsa yung pera. Pero, like for example, yung overstaffing, yung mga ganun, na para sa nag-iisip kasi na finance person, we would think that it's kind of corruption in a sense na careless po yung budgeting at pagsuspend, no? Diba nasibak agad nun si Manay Gina? So, ako din, konting ano din na, sabi ko, ang dami ng evidences about the VP na tant amount yun to corruption. Ang dami pong mga evidences sa YouTube, hindi ko na maiisa-isa in this vlog. Pero ganun po, pero recently po, I think today, yung vlog for President Duterte's message, galit na po siya. Kasi gumagalaw lang daw si VP, sabay batikos naman, no? Nagpapamedia, everything. Ang dami na po, hindi naman po kasi tonto yung mga tao. Pati na po yung mga taga Bicol po, no? Hindi ko nga to alam eh. Yung mga taga Bicol po ay nainis na rin daw po, no? Para na insulto na ang pinamigay lang po nito sa galing sa opisina niya, mga nipa at luma daw yatang cucumber. Eh paano nga naman kung yung naliparan ng bubong ay yero? Diba? Si congressman nga, ilang taon na yan ang mimigay, Congressman Villafuerte. Hindi naman sa distant relative ko yan. Pero yung totoo lang, ako mismo naka-witness sa Milaor, na namigay yan ng mga ano, ng parang simento pa, pagkatapos yero. Kasi imaginein mo, kung nawala ng bubong, yero yung gamit, paano mo yung magagamit na nipa? Diba? Para bang sinasabi niya na ang mga bahay ng mga tao ay lahat nipa. Yun po, may mga nagalit na po talaga. Kaya talaga i-expose ni Lord God, no? Na ako pa daw ang inaano kaming few na nagsasabi daw ng kung ano-ano tungkol sa kanya, inggit daw. Mga kung ano-ano po yung excuses na biktima muna po kami. No, bago kami nakakapagsalita ng ganito, first-hand experience of victimhood. Ay, sobra na po ito. Sobra na. Nagsasabi na naman na ayaw niyang tatakbo. Pero the same thing that she said before she ran for Congress, then sa VP office. No? Nagalit na po si President Duterte at para nakapagsalita na po ng konting threat, no, na pag tumakbo ganito. Aba, grabe po yung reaction niya doon sa live streaming kay Miss Bigornia, no, na ano daw, bakit daw presidente daw siya, nagte-threat daw. Yung po ang sinabi ng vice presidenteng ito na wala daw siya pakialam kung yung mga tao daw ang tingin na sa kanya baliw, ano pa ba yun, na napapangitan daw sa mukha niya, etc. Hindi naman yung tinitingnan ng mga tao yung mga ginawa mo at ginagawa mo. Ayan, feedback ko na yun sa iyo ha, nainis na yung mga taga-Naga, yung mga taga-Kamsor po na taga-Bicol na binigyan po ng ayuda for mga nagibang bahay na wala ng bubong. Paano daw yung gagamitin ni pa na yun? Na ang natanggal sa kanila ay yero, etc. po, cucumber daw na bulok. Yun po ang narinig kong mga feedback nila, hindi ko po yan alam. Nagulat po ako, mukbang masyado, marathon po sa mga masasamang negative contents regarding VP. Kaya wag mo akong i-blame. I-blame mo yung opisina mo,
kayo kung ano yung pinagagawa niyo several years already. Naga City pa lang. Ngayon nationwide na ang peg ninyo. Pabalik-balik lang yan mga inuutusan mo dito sa Naga. Pag mainit na naman sila, aalis. Ay grabe po kayo, sindikato kayo. Kasama pa na, ano pa yan, Army Reservist pa po yan si Allen Balani. Sobra na kayo. Ha? Si Mr. Ortega, may mga video uploads po tungkol sa mga murder cases na related daw po sa inyo yun. Huwag niyo kaming puntiryahin, Mrs. Robredo. Malupa lang kami. Tapos ano noon, galit ka sa akin na tinatry ko noon maging ano, na single ako, wala akong ano, boyfriend. Ba't ka nakikialam sa mga ganyan? Ba't pinupuntiryahan mo yung nagpupuri, kumbaga nagkikip ng purity nila? Masaya ka na ngayon. Marami nang nabiktima yan si ano, driver mo. Kaya ayan, ipapakita talaga yun ni Lord God. Kahit patayin mo ako, ang dami na nakakakita ng ginagawa mo. Nag-amin ka talaga na may threat kang pinaaano sa akin. Sabay biktima sa akin ni driver mo. Diba, buhay pa pala si Secretary Jesse, ikinakaliwa mo na. Wala sana akong pakialam sa inyo, sa simbahan lang ako, Mrs. Robredo. Hindi ko ma-imagine na ganun kakasama. Ayan, exposed talaga yan ni God, lahat. Sana makita yan ng mga bishops, iba-ibang tao nagsasalita, pati mga OFWs nagsasalita, ibang bansa may nakapansin na sa atin. Nasa ginagawa nyo yan, paano kayo babatikusin kung wala kayong ginagawang masama? Madami na po kayong nabiktima, kayo ang nakakaalam niyan. Hindi ko yan alam lahat-lahat. And may God protect the whole Philippines from people and groups like you.